Hello, Air Signs. Kamusta kayong lahat? Sana kayo ay healthy and happy. Thank you po uli sa pagbisita dito sa channel ko. Para sa mga bago dito ngayon, please consider subscribing na rin po. Tap nyo na rin notification bell para updated kayo whenever I post new videos. At para naman po doon sa mga returning subscribers na patuloy na tumatangkilik at sumusuporta rito, maraming salamat po. Today, ang gagawin natin ay ano ang mga messages para sa air signs ngayong araw na ito. Ito ay collective general reading, so pwedeng hindi po lahat ay makarelate or makaresonate, so take only what resonates. Also, kung late nyo na pong mabasa itong video na to, huwag po kayong mag-alala kasi ito naman po ay also a timeless reading. Kumbaga, kung kailan ninyo makita or mapanood ay yun yung perfect timing para ma-receive ninyo yung mga messages na ito. Today, ang gagamitin nating deck ay ang The New Mythic Tarot by Juliet Sharman Burke and Liz Green. Ayan, yan po siya. Para po dun sa mga mahilig manood ng mga unboxing and review ng mga tarot deck and oracle deck, meron po akong playlist para dyan. At kung gusto ninyo mapanood yung unboxing nito ay paki-search na lang po doon sa playlist. Okay? So, ano po ang mga messages ngayon para sa ating mga dear air signs, Gemini, Libra, and Aquarius? Bottom of the deck is Page of Cups. So, Page of Cups, mukhang meron kayong paparating na bagong relationship. Ayan, simula ng relationship. Or, pwede rin naman na meron kayong matatanggap na mensahe tungkol sa anak ninyo kung kayo ay may anak na. This could be a Pisces, Scorpio, or Cancer. So, yeah, reveal na natin yung card. Bottom line, meron tayong Nine of Pentacles, King of Wands, Seven of Wands. Oh, mukhang may kinalaman ito sa inyong finances and work. Pwedeng magdi-deal kayo sa isang fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius because of this King of Wands na nandito sa center. So, meron kayong reward na matatanggap. Pwedeng financial or rewards dahil sa paghihirap ninyo sa mga ginawa nyo, nagbubunga na, or pwedeng pera ito na pinaghirapan ninyo, pwedeng sa business nyo. Kumbaga, enjoyin ninyo yung fruits of labor ninyo. Kung ano man yung mga pinaghirapan nyo, nagbunga na siya at ngayon yung time para i-harvest nyo o i-reap ninyo yung mga rewards na yan. So, dito naman sa second line, meron tayong Three of Wands and the Magician. O possible na merong magta-travel sa inyo. Ayan, pwedeng may kinalaman sa trabaho ninyo or business, or pwede naman talagang yun yung desire ninyong mag-travel. Tapos, kumbaga, ngayon siya mangyayari. So, meron din sa inyo dito na
parang parang may maglo-launch sa inyo ng bagong projects yan pwedeng sa company niyo, sa trabaho niyo. Parang may paparating kayong project na kailangan yung i-launch. At pwedeng kayo yung in-charge dun sa project na yun, no? So, kumbaga, meron din tayo ditong magician. Kumbaga, lahat ng kailangan ninyo, guys, nasa sa inyo na. Ngayon, depende na sa inyo yan kung paano nyo gagamitin, kung ano yung mga resources na meron kayo ngayon. Kumbaga bahala kayo mag-manifest nung kung anong gusto ninyong mangyari, ma-accomplish sa ngayon. Kumbaga, kayo yung bahala doon. Nasa sa inyo na lahat ng kailangan nyo. Kumbaga, yung kumpas nyo na lang yung hinihintay, okay? Tapos, dito sa top naman ng ating layout, meron tayong 6 of Wands. So, yan. Parang may travel. May travel sa inyo. Very prominent dito sa mga cards na meron kayong travel na paparating. Okay, so additional messages naman pagdating sa relationship ninyo, air signs. Ano ang mga mensahe para sa mga air signs pagdating sa relationship? Oop, tatlo to. Kunin na natin. Meron tayong let go of control issues. Getting to know each other. Express your love. Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Let go control issues. Allow this situation to unfold naturally. O yan. Mukhang meron ditong masyadong controlling pagdating sa relationship ninyo. Pwedeng ikaw yan or yung partner mo, yung person mo. So, sinasabi dyan, huwag masyadong higpitan. Kumbaga, allow nyo lang na mag-flow o mangyari kung ano yung mga mangyayari. Huwag masyadong controlling. Tapos, meron din express your love. Ayan, go ahead, make you the romantic gesture. Parang sinasuggest ng barahan na to na kung ano man yung mga feelings ninyo, mas maganda na i-express ninyo yan, ipakita, iparamdam kay partner. Meron din dito getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. So, ayan. Para magkakilanlan kayo mabuti ni love interest nyo or ni partner ninyo, ni jowa ninyo, para magkakilala kayong mabuti, kailangan walang mga hidden. Sasabihin nyo lahat, i-reveal nyo lahat tungkol sa sarili nyo para mas maganda na makilala ninyo ng buong buo yung isa't isa, na wala kayong mga sikreto. Kumbaga, just be yourself, pakita mo yung tunay na sarili mo. Be authentic yan. So, yun lang. Meron pa pala tayong additional cards para sa relationship. Ng air signs. Nahulog. Sorry. Ayan. Ito. Meron kayo dito ang love call. Someone expresses love, a message of love, thinking of you, letting you know may matatanggap kayong message from your person or kay
sa manliligaw ninyo para dun sa mga ibang wala pang jowa. Mukhang importante yung message na yan. Pwedeng revelation yan, pwedeng may ang tawag dito, magtatapat na ng feelings para naman dun sa mga wala pang jowa. Yan, pwedeng yung matanggap nyo message na yan, pwedeng call or text or anything na paraan para makuha nyo yung message na gustong iparating ng person ninyo. Meron din ditong photograph. Looking at your photos, missing you, nostalgia, making new memories yan. Meron iba sa inyo dito ay binabalik-balikan yung nakaraan. Or suddenly, bigla na lang nila naalala yung past nila. Or ex nila. Or pwede naman na meron someone from the past na magbabalik sa inyo. Pwedeng ganun. Wapa tayong additional messages from your angels, your signs. Meron tayo ditong no, ayan, kung ano man yung mga katanungan ngayon sa puso at isip ninyo. Sabi ng mga angels, I know. Meron ditong opportunity, mga paparating na opportunity sa inyo. Today, sa relationship or kung saan mang area ng buhay nyo. At meron tayo ditong there is something better. Okay. Maliwanag na no yan. Yan. Huwag kayong mag-alala kasi kung ano man yan na hindi talaga para sa inyo at meron naghihintay sa inyong mas mabuti o mas maganda. At para naman sa final message para sa inyo, air signs, kuha tayo dito sa ating The Universe Has Your Back Oracle Deck. By the way guys, kung interesado kayo sa mga unboxings ng Tarot and Oracle Decks, meron akong playlist. Paki-search na lang po sa channel ko. At kung gusto niyo mapanood yung unboxing neto, The Universe Has Your Back. Okay, for the final card, para sa mga dear air signs, Gemini, Libra, Aquarius, ito ang mensahe. My outer experiences are a reflection of my internal condition. Okay, so thank you for being here, air signs, at see you again po sa susunod na video. Bye-bye!